ba ang mga sakit natin ay makikita mo sa paa, sa binti, sa kutis natin? So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Para mas healthy, bigyan nyo talaga ng oras ang pag-i-scrub ng binti sa paa, sa talampakan. At kung hanggat maaari, ito ay lagi nating mamainitan. Guys, ito na yung aking ingredients. Meron akong clay, so ito ay may buhangin to, kaya mas maganda itong scrub sa binti. So asin, baking soda, optional yung clay na ginamit ko kasi kinuha ko lang doon talaga yung buhangin. Mas komportable ako kung mayroong buhangin na pino, so parang nai-scrub ko ng husto yung aking binti. Guys, optional ang clay. Kung gusto lang nyo talagang kuminis, ay talagang haluan nyo na lang ng clay. So kung wala kayong clay, ay pwede naman ng asin at saka baking soda lang paghaluin. At saka nyo ngayon iscrub sa inyong binti. Ito naman ay itabi lang ninyo yung pinag-scrubba ninyo, pupwede nyong gamitin sa pangalawang araw, pangatlong araw. So after ng mga ilang minuto ay inyong banlawa na yan at kung hanggat maaari, ibabad nyo sa mainit na tubig. So habang kayo nag-i-scrub niyan, kung magagawa nyo araw-araw, ay itry nyo ring uminom ng aloe vera. So habang umiinom kayo ng aloe vera at kung kayo ay may oras na mag-exercise ay napakaganda. Hindi nyo mamamalayan na nawawala na pala ang inyong sakit. Ang aloe vera ay pwede nyo i-blend or kuskusin na lang or i-chop-chop. Nasa sa inyo yon. Pero guys, talagang i-continuous nyo to, mawawala din ang sakit ninyo. So stay tuned lang kayo sa channel ko dahil marami pa kayong matututunan. So, thank you so much for watching and see you to my next vlog. Bye!